It's Mel Ray. So, welcome po ulit dito sa panibagong video ko. And nagkita-kita na naman po ulit tayo ngayong araw. So, para sa video po natin ngayong araw ay i-review ko po sa inyo ngayon ang Rusi 250 Classic. So, ngayon, ready na ako na umalis kasi yan, nakapag-bis na naman ako and ready ko na i-meet yung may-ari dun sa meeting place namin. Pero guys, hindi ko kayo masasama sa biyahe kasi yan, wala pa akong holder nitong phone ko. So, kita-kiss na lang tayo dun sa meeting place namin. So, ayun guys, nandito na ako ngayon sa meeting place namin and kasama ko na ngayon si Anthony. Yan, siya yung may-ari ng motor. Anthony, ilang years na sa'yo tong motor na to? 1 year and 6 months. So, sa loob ng 1 year, kumusta yung performance niya? Habang patagal na patagal, paganda ng paganda. So, kanina, no, napansin ko, eto palang Rusi na classic na 250, wala siyang ano, wala siyang, yung kicker ba yun? Walang kicker. So, kasi, di ba mostly, pag classic, yun talaga yung hinahanap. Kasi parang sinauna, ganun. So, wala siya palang, ano, yung kicker. And, yun, sa dinami-dami ng motor na, ano, bakit ayan yung napili mong bilhin? Kasi, ano, nung una ko nakita to, nailab ako eh, nalalab per sight ako dito. Iba talaga, no, pag nalalab and per sight. Ito, marami akong pinagdaan bago ko ito nakuha eh. Nag-loan pa ako, tapos konting ipon, tapos binenta ko pa isa kong motor. Kasi dati naka-underbone ako, tapos nag-switch ako dito sa classic. Ah, okay. So, itong ano mo, motor mo, all stock? May pinatama ako dito. Yung headlight, tapos yung... I mean, sa ano? Sa engine? Engine, all stock pa yan. Okay. So, ang mga natural na in-upgrade mo lang, ito. Lang, headlight. Tapos, shock. Nanta ko lang shock niyan. Okay. Tapos, ano pa? Yun lang naman. Tsaka yung tambutso. Itong pipe mo. Yung tambutso na ito na ito. Hinihingo lang ito sa bayaw ko. Tapos, nirepaint ko lang. Ng black. Kasi puro gas-gas yan dati. So, sa loob ng 1 year na ano, almost 1 year, no? Ano na yung mga napalitan mo sa kanya? Like yung mga nasira na, ganun. Ano yung mga pinapalitan mo sa kanya? Wala pa naman nasisira dito. Kasi pag may nasisira, nagagawa naman na remedyo. Kung gaya nito, kaliper na siya, napuro din yung are. Naputol din eh. So ngayon, yung ginawa ng mekaniko, nilagyan dito ng flat bar para yung pinakang, pinakakabitan ng ano, ng caliper na. So, sinipit na lang dito sa ano ng ehe. Yun lang naman. Wala pang, yung kumbaga wala pang totally na malaki na napapalitang kampiyasa dyan. Wala pa, pag-bits pa. Kasi diba, pan-daily mo yan, no? Kaya ano, masasabi mong sulit din to, itong motor na to. Kasi may mga nakita ko na kamukha niyan, Yamaha. Ay, hindi ko tanda, kasi may kamukha siya. And ito, isa to sa mga budget kumbaga, budget meal or affordable na classic motor ng Rusi, no? Kasi ang cash nito, ano, maglalaro lang sa 80 to 85 pesos lang. Nung kinuha mo yan, cash? Ano to, installment. Tapos mo na? Hindi pa. So hanggang ngayon, inulugan pa rin, no? Bagay. Paunti-unti, no? Ano to, 3 years. 3 years na hulugan. Kung kukuha kayo ng ganito, ang down payment ng ganito, ano, 10,000. Tapos, sa
tatlong taon, 2855 niyo kulugan. So yun guys, no, nagkaroon tayo ng idea. Kung may mga gusto mang kumuha ng Rusi 250 Classic, tama no? Yun, ang down payment ay 10,000. Tapos, 2855 yung monthly. Oh, sa loob ng 3 years. Yun, so sa mga gustong kumuha, no, nagkaroon na kayo ng idea. Sa tingin mo, no, bakit, ano, bakit sa dinami-dami nga ng kamukha niya, ganon, bakit ito yung napili mo din na... Kasi, noon kasi, ano, hindi ko alam na marami palang ganito. Kasi iba kasi build lang, binibuild lang nila. Kagaya sa TMX, sa Barako. Oo, nakakita nga ako ng ganon. Tapos yung RS na Yamaha, binibuild lang nila kasi ito, ito na talaga, nung binili ko ito na, wala na akong binago, wala nang dinagdag, ito na talaga, yan na siya. Yan. In terms naman sa pyesa, kung magpapalit, no, affordable ba sa tingin mo? Oo, abot kayang budget? Oo, kasi ang mga kasukat nitong pyesa, puro Honda din. Ah, Honda kaya din. Hindi mahirap hanapan ng pyesa. Ng pyesa. Kagaya nung ano ko, yung... sprocket ko sa, yung engine sprocket, kaya itong sprocket, puro Honda yan. Ito pang TMX na 155, ito pang Supremo. Yung rear sprocket mo. So yan, pwede pang parinig ako na ng ano mo, ng motor mo dyan. Yan, pero pwede bang patingin ako nito? Pwede bang pasubok ng ano? Sige. Yan, tingnan natin guys, no? Oh? They're responsive guys, oh. Responsive yung sa throttle niya. Ganda, very affordable na classic, no? Ng Rusi. So, Tanaya, thank you sa nabigyan mo kami ng ano, ng review dito sa motor mo, no. Okay. So, 'yan, guys. No, sa mga nagbabala kumuha, no, very affordable. So, sa cash daw umaabot 'to ng 80k, tama, no? Tapos if gusto mo na hulugan, if ayaw mo pa na maglabas ng ganong kalaking pera, mura din naman yung installment niya, which is naglalaro lang ng 3,000, no? Hindi pa lalagpas ng 3,000. Ay, so maraming salamat ulit, no? So, yun guys, no, panibagong araw ulit to. Kasi hindi ako nakapag-outro the day na shoot yung review ng Rusi Classic 250. So, hope you guys like and enjoy this video. If nagustuhan nyo man tong video na to, give me thumbs up. And please leave a comment dyan sa comment section sa baba if may mga suggestion kayo para sa susunod nating mga video. And yan, please do subscribe to my YouTube channel. And guys, nga pala, meron din palang YouTube channel si Anthony, yung nakasama natin. So, subscribe din kayo sa kanya. Lalagay ko na lang yung link ng channel niya dyan sa description. And also, kung hindi nyo pa napapanood yung first vlog ko, yun, lalagay ko na lang din yung link ng video dyan sa description sa baba. And ayun, bago ko tapusin itong vlog natin ngayong araw, gusto ko munang i-shout out sila Sir Alan Christopher Galope and Sir Dexter John Manalansan. So, yun, shout out po sa inyo, no? Maraming salamat po sa suporta nyo. Sobrang na-appreciate ko po lahat ng suporta. Yun, so maraming salamat po. So, yun guys, this is the end of the vlog. Thank you so much for watching. So, kita-kits tayo sa next vlog natin. Bye!